everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Pag-usapan natin yung panibagong kaso na kakaharapin ng dating Pangulong Duterte. Nag-file po ako ngayong umaga ng plunder case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. Ito po ay maliwanag na plunder at lahat ng elemento ng plunder charge ay nandirito sa kaso na ito. Sir, pwede malaman magkano po yung nabulsa? May actual amount po ba tayo na naibulsa mismo ni na Presidente at Senator? Lahat po yon ay inaward sa pamilya. No? The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth. Ano? Kasi ito, ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at makorner yung mga proyekto. 184 government contracts ang inaward nila sa tatay at kapatid ni Bongo ng total nga ay 6.6 billion pesos. Pero sorry, hindi ba kailangan i-prove na yung threshold na 50 million ay yun yung dapat na naipunsa? Eh, sobra-sobra ito, no? Ito ay plunder many times over. Kasi ang threshold ng plunder, according sa ombudsman, is 50 million. At kung 75 million, according naman doon sa website ng Supreme Court, lahat ito ay, kumbaga, pasok na pasok, many times over. Doon hindi sa kailangan, sir, threshold. Na patunayan na 50 million at least yung naibulsa? Yun na yun. Yung 6.6 bawat cheque na na-receive nila, yun yun. Diretso sa, saan pa din diretso yun? Diretso sa kanila yon, sa pamilya yon. Because brother and father yung contractor. Yes, kasi pagka beneficiary ka at pamilya mo, first degree ito ng consanguinity, no? So, maliwanag po yan. Wala nang lusot dito. Dati na kasi itong issue ni Senator Trillanes. Tama naman si Senator Bongo. Dati na itong issue, pero tandaan natin, hindi pa naman nakakapagsampa ng reklamo si Senator Trillanes patungkol sa nasabing anomalya. Sir, sabi ni Senator Bongo sa isang text, sabi niya hindi na raw po bago itong accusation nito sa kanya. Well, ngayon lang ako nag-file nito. And tama siya kasi 2007 pa nila ito ginagawa, no? 2007 hanggang 2018. Itong accumulated na nakuha namin na dokumento. At nung panahon na presidente si Duterte, nag-increase sila ng pondo sa Davao City at 4.5 billion doon ay napunta nga doon sa tatay at kapatid ni Bongo. So plunder po ito, no? Yung iba, gumagamit pa sila ng mga dummy, pero ito lantaran, ginamit yung mismo mga kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. So what are the chances of winning the case? Sorry. What are the chances? Si mismong presidente ang naggawad ng contract? Ang presidente ang nag-allocate ng additional funds sa Davao region at sila ang kumorner doon sa ground. So yun ang very definition ng plunder, pagka ginamit mo yung authority, position at influence mo para makinabang ka at ang iyong pamilya. So maliwanag na maliwanag ang mga elemento ng plunder dito sa kasong ito. Sir, can we confirm tatakbo po kayo 2025 meter photo? Ibang forum po yan at this point ang pag-uusapan sir, natin. Sir, why did you decide to file just now? Dahil nung
nung panahon ni Duterte, kontrolado nila ang hudikatura. Nakita nyo naman yung ginawa kay Senator Laila de Lima, kahit walang kaso, ginawa ng kaso, so nadidiktahan nila. Ngayon, the environment is conducive to file itong kaso na to, dahil nakita natin na hindi na iniimpluwensyahan ang hudikatura natin. Sir, baka sabihin, parang you just want, you know, publicity for your political plans? Alam nyo, ito, matagal ko nang ginagawa ito eh, parang hindi, parang bago naman, ano? Hindi. Itong aming case, you will be furnished a copy, makikita nyo kung flimsy ito at for publicity purposes. Ito, maliwanag na buong-buo yung kaso na ito. Yeah. Sir, last question. Gano'ng kahalaga na second criminal complaint ito laban dito, Duterte? And the first one was junk. Which one? The green threat complaint filed by the okay. President. Okay. So, importante to para ma-test natin talagang kung ang hudikatura natin ay nakawala na sa impluensya at control ng mga Duterte. So, yan po yan. Sir, last question, what are the chances of winning the case? Malaki po. Napakalaki. Kasi nga, sabi ko nga, open and shut case ito, lahat ng elemento ng plunder na nandito. Yan po. Okay, thank you. Ang tanong natin, masasampano ba ang dating Pangulo nung panahon na siya ay Pangulo pa? Ano ang ma-expect na result? Masisisi ba ito si Senator Trillanes kung ngayon lang nakapagsampa ng kasong plunder laban kina dating Pangulong Duterte at Senator Bongo? Eh sa ngayon lang siya naniniwala na hindi madidiktahan daw ang hudikatura. Ngayong wala na sa pwesto si dating Pangulong Duterte. So ano nga ba itong sinasabing issue ni Senator Trillanes at nagsampa siya ng reklamong plunder? At tandaan natin na nagsampa siya sa Department of Justice at hindi sa Ombudsman. Eh bakit nga ba hindi sa Ombudsman? Siguro alam naman ng lahat na dalawang beses na inappoint itong si Ombudsman Samuel Martirez ni dating Pangulong Duterte. Una ay ang pagiging Supreme Court Justice. At nung siya ay malapit na mag-retire, at the age of 69, siya ay inappoint ni dating Pangulong Duterte bilang Ombudsman. So ang tanong nga nung iba, wala na bang iba? Marami din naman na kasing galing siguro ni Ombudsman Samuel Martirez na medyo bata-bata. Kasi at the age of 69, siguro dapat nag-i-enjoy ka na sa iyong buhay at hindi ka na masyado nag-iisip-isip pa. Eh, ang pagiging ombudsman ay hindi napakadaling trabaho. Ang pag-uusapan dito at ang dinidinig madalas ay tungkol sa korupsyon ng mga nasa posisyon. May napagsabihan kasi itong si Ombudsman Samuel Martirez na mas gusto niya talaga maging ombudsman. So, napagbigyan naman siya. Dahil nga, nung mag-retire na siya sa Supreme Court, ayun, na-appoint pa siya ni dating Pangulong Duterte bilang ombudsman. Eh dapat nga ba na sa ombudsman isinampa itong plunder case laban kay na dating Pangulong Duterte at Senator Bongo? Eh teka lang, di ba itong si Ombudsman Martirez na rin nasabi di umanong frat brad ni dating Pangulong Duterte ang umaming hindi mapapahinto ang korupsyon? Ang korupsyon po ay hindi titigil sa ating bansa. Not even during our lifetime. Unless we change ourselves, unless we change our values. Ang korupsyon po sa ngayon ay hindi mapaglalabanan ng batas lamang. All our laws on corruption are post-factum, after the fact. Kailangan po natin ng isang haligi na magbabago po ng ating ugali. Suko na nga agad siya, hindi ba? Parang tanggap niya na, na sa Pilipinas ay normal na ang korupsyon. Siya rin yung ayaw na isapubliko ang pag-audit ng gobyerno. Sa contentious sa provision actually is on the SALN. I want to reconcile 6713 with 3019 on the SALN. Provide safety nets so that a SALN can be published. But no person should be allowed to comment on the SALN of a particular government official or employees. But the provisions of 6713 is very clear. Napakaliwanag, only for publication. Walang komentaryo. That is the transparency of that we mean. But if you say now that like just what happened to President Noynoy Aquino, there was also an increase. They made a comment. You're not allowed to make that comment. So what I'm proposing is to make stringent penalties that anyone who makes a comment on the SALN of a particular government official and employee must likewise be liable for at least an imprisonment of not less than 5 years. No more, no less. Nako, ito pa lang si Ombudsman ang gusto magkaroon ng batas
na makulong ang mga taong nagkukomento tungkol sa salin ng mga opisyal. Kakaiba, di ba? Bakit napaka-interesado natin sa mga salin ng presidente at ng vice-presidente? Ba't hindi tayo interesado sa salin ng ibang mga opisyal ng gobyerno? I really do not know what is the purpose of these people asking for the salin of the president, specifically and the vice president. Ombudsman ha, hindi alaman dahilan kung bakit kailangan magkaroon ng access ang mga tao dito sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo? Talaga lang? What is in that offices? Is it only the president and the vice president who's capable of corruption? Kaya nga inutos niya na hindi pwedeng ma-access ang salin ng mga opisyal hanggat walang permiso ang concerned na government official. O diba? So dito mo pa ba isasampa ang reklamong plunder laban sa nag-appoint sa kanya na si dating Pangulong Duterte? Although nagawa ng DOJ at hindi sa ombudsman. Bakit sa DOJ, hindi sa ombudsman? Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil una-una dahil may concurrent jurisdiction. Tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na i-file namin sa DPWH, DTI, at sa COA, no? Tapos marami pa silang pwedeng makuha dito, nagbabayad ba ng taxes itong mga kumpanya nila Bongo, nung tatay niya, tsaka nung kapatid niya. Tapos pati yung mga nag-joint venture, mga nagpagamit na mga AAA companies, liable din sila dito, pwede rin sila maisama doon sa plunder. So mas malawak na investigasyon ito. Pero ang sabi naman ni Senator Trillanes, kaya siya nagsampa ng reklamo sa DOJ at hindi sa ombudsman dahil may concurrent jurisdiction naman. Kumbaga, pwedeng sa ombudsman o sa DOJ. Dahil pero naman sila may jurisdiction sa pagdinig sa reklamo. Dahil nga sa sinasabi natin concurrent jurisdiction. At saka, ang sabi niya, ang DOJ naman daw ay mas maraming access sa mga dokumento para ma-validate yung mga nasampa na niya sa DPWH, DTI, at sa COA. Saan nga ba ang pinanghuhugutan ni Senator Trillanes? Ito ay patungkol sa mga contracts na nai-award sa kumpanya na sinasabing nakapangalan sa tatay ni Senator Bongo na si Desiderio Go. At ang isa naman ay nakapangalan sa kanyang half-brother na si Alfredo Go. Ang mga public works contracts na ito ay nai-award nga daw dito sa CLTG Builders at saka sa Alfredo Builders. At ang mga kontrata nito ay nai-award noong panahon na nasa posisyon itong si dating Pangulong Duterte na noon ay mayor pa ng Davao City. Ayon sa records, maraming nga naibigay na public works contracts para dito sa CLT Builders at Alfredo Builders simula 2007 hanggang 2017 or 2018. At that time, si Senator Bongo ang siyang executive assistant or personal aide ni dating Pangulong Duterte na noon ay mayor pa. Hanggang siya ay naging special assistant to the president nung panahon naman na presidente na si dating Pangulong Duterte. O di ba ang alam naman natin, ang executive assistant ay isang posisyon katulad nung pagkaka-assign ni Attorney Harry Roque doon kay Mr. Supranational? Hindi ba halos 50,000 pesos ang sweldo kada buwan nun? Kaya masasabi natin ang executive assistant na siyang posisyon ni dating Senator Bongo, isang government position. At nakasama sa narration sa complaint ni Senator Trillanes na 125 public works projects ang naibigay sa CLTG Builders. Abay, initials ito ni Senator Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go. At yung Alfredo Builders naman ay pangalan ng kanyang half-brother, Alfredo Go. Ang CLT Builders nga daw ay nabigyan ng proyekto na nakakalaga ng 4.89 billion pesos mula 2007 hanggang 2018. Samantalang yung Alfredo Builders and Supply ay nabigyan naman ng 59 public works projects na may halagang 1.74 billion pesos. Hindi ba parang napakaswerte naman nila na makakuha ng ganitong kalalaking proyekto habang nasa posisyon sila dating Pangulong Duterte at Senator Bongo? At nung inalam ang mga proyektong ito na naibigay sa CLTG Builders, lumalabas na marami nga sila nakukuha ang proyekto pero sila din yung maraming delayed projects, kumbaga hindi natatapos yung mga proyekto. Lumalabas din na binuhos ni dating Pangulong Duterte ang napakalaking pondo sa Davao Region para sa infrastructure.
na halos 119% increase or twice the allocated amount of 19.97 billion pesos na allocation noong 2016. Masasabi na ba na ang Davao Region ay napakaganda na sa napakalalaking mga pondong na bitawan para sa infrastruktura ng nasabing rehiyon? Pero ang sabi nga nila na kahit umuulan ang pera sa Davao para sa infrastructure, hindi naman daw nagre-result ito ng finished projects. Ano daw ang problema nito? Pare-parehong kontraktor ang nakakakuha ng mga kontrata, grabbing more projects pero hindi nakakatapos on time. Ito ang medyo nakakapagbigay ng duda. Naging top contractor sa Davao Region na nakakakuha ng malalaking contracts itong CLTG Builders at Alfrego Builders and Supply. Kahit na B-license lang sila, it means na sa pondo at pondo pa lang nila, mukhang kaduda-duda na nakakayanin nilang magtapos ng proyekto na worth 6 billion pesos. May mga nagsasabi kasi na kapag ikaw yung paboritong contractor at yung ibang mga contractor o yung nagbibid ay hindi naman talaga mapipili, kumbaga biding-bidingan lang, yung mga ibang contractor para kumita ay makikipagsabwata na dun sa paborito na contractor. When in fact, yung paboritong contractor wala naman pondo, kaya yung ibang mga contractor ay makikipag-joint venture di umano sa kanila para kahit papano ay kumita sila. Pero syempre, sino ba'y magdidikta ng presyo? Eh di yung nanalo sa biding-bidingan. Kaya kahit sabihin natin na hindi pumasa ang isang contractor sa eligibility requirements, eh pumapasa. Kahit na napakaliit ng kanilang kapital o yung financial capacity, magtataka ka kung bakit sa kanila nabibigay yung award. Katulad nito, kung B-license ang CLTG Builders at ang Alfredo Builders, bakit kaya sila mabibigyan ng mga proyektong nagkakahalaga ng mahigit 6 billion pesos? Hindi ba napapaikutan ang batas natin dito? Pipiliin ang favored contractor, pero sa favored contractor ay magkakaroon ng ka-joint venture or kaibang partner na yung mga partner mismo or subcon ang gagawa. Kumbaga, para lang nagiging middleman yung favored na contractor. Parang nangyari sa Farmally. Hindi ba sinabi nila na bakit Farmally pa ang kinuha when in fact, napakaliit ng kapital niyan na makikita sa SEC registration? Pero sila ang pinili na makipag-deal sa napakalaking halaga, bilyones din. Bilyones din ang pinag-uusapan natin dito para makipag-transact sa pagbili ng medical supplies. Para nga napapaikutan ng batas, maia-award sa maliit na kumpanya when in fact, most of the work ay gagawin ng kanilang naging ka-partner o ka-joint venture na hindi naman nanalo sa bidding. Bakit isang maliit na contractor ang bibigyan ng napakalaking project sa Davao Region? Samantalang baka may mas deserve na kumpanya na kayang magtapos ng proyekto na hindi nakakailangan ng makipag-partner o kumuha pa ng subcon. Eh bakit naman plunder ang isinampa ni Sen. Trillanes laban dito kay dating Pangulong Duterte at Sen. Bongo? Eh ano ba itong sinasabi natin plunder? It is a crime committed by a public officer by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates or other persons by amassing, accumulating or acquiring ill-gotten wealth through a combination or series of overt acts in the aggregate amount of total value of at least 50 million pesos. Sa aking pagkakaalam, ito ay nag-increase na ng 75 million pesos. So, saan papasok dito ang reklamo ni Sen. Trillanes? Mukhang papasok ito sa pagkakaroon daw na sabwatan nito si dating Pangulong Duterte na siya makapangyarihan sa Davao City at nung siya ay naging presidente na. Paano yan makukunek kung may ill-gotten wealth nga? Eh ang sabi ni Senator Bongo, wala siyang kinalaman sa negosyo ng kanyang tatay at wala rin siyang kinalaman sa negosyo ng kanyang half-brother dahil siya ay mumunting alalay lamang ni dating Pangulong Duterte. So maaari bang kumita si dating Pangulong Duterte at Senator Bongo sa pagbibigay man ng mga contracts dito sa CLTG Builders at Alfrego Builders? Ito siguro ang dapat na mapatunayan ni Senator Trillanes. Pag sinabi natin nag-acquire ng ill-gotten wealth, itong si Senator Bongo at si dating Pangulong Duterte, nakakulimbat sila o nakakuha sila ng pera o malalaking pondo? Paano? By receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickback,
or any form of pecuniary benefits from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Kung maikokonnect ni Senator Trillanes ang mga ebidensya at hindi puro haka-haka lang, pwedeng pumasa ang kasong plunder o pandarambong laban kay dating Pangulong Duterte at Senator Bongo. Pero dapat i-connect niya paano nakakuha ng kickback o komisyon o profit si dating Pangulong Duterte at saka si Senator Bongo sa pamamagitan ng pagbibigay ng maraming kontrata dito sa CLTG Builders at Alfrego Builders. Ganito kasing sistema. Nagkakaroon ng bidding sa pagitan ng mga contractors or construction firms para sa isang government projects para lumabas na legal ang lahat ng pagpili doon sa magiging katransaksyon ng gobyerno. At ito naman ang dapat na ginagawa dahil ito ang sinasabi ng batas. Sa pag-usapan natin diretso kung ano ba itong competitive bidding, huwag muna natin pag-usapan yung tungkol sa procurement through alternative methods like limited source bidding, direct contracting, repeat order, shopping, at negotiated procurement. Dahil competitive bidding naman ang ginagawa in general ng ating mga gobyerno, especially pagdating sa government projects. Ano ba itong competitive bidding? It refers to a method of procurement which is open to participation by any interested party and which consists of the following processes: advertisement, pre-bid conference, eligibility screening of prospective bidders, receipt and opening of bids, evaluation of bids, post-qualification and award contract, the specific requirements and mechanics which shall be defined in the IRR. Ayon naman sa Section 10, Article 6, all procurement shall be done through competitive bidding except those provided for Article 16. Paano ba yung preparation nito? Punta na tayo sa eligibility requirements para sa infrastructure. Malinaw na sinasabi na the procuring entity as well as the bidders and contractors shall observe the highest standard of ethics during procurement and execution of the contract. Ano ba yung tinatawag nating eligible bidders? Only bids of bidders found to be legally, technically, and financially capable will be evaluated. Ayon sa findings ng PCIJ, CLTG Builders is a B-licensed construction firm. Sa aking pagre-research, ang category B, kung category B ka, ikaw ay may 10 million financial capacity. At ang single target project ay aabot mula 15 million up to 75 million pesos. At ayon sa Section 23, 11.2 of IRR of RA 9184, small B contractors without similar experience to bid only contracts not more than 50% of the allowable range of contract cost of the respective size range. So kung ang B-license ay may allowable range na up to 150 million pesos, so hindi dapat lalagpas sa 75 million pesos ang dapat nilang pasukin kontrata. So kung B-license lang ang contractor na CLTG Builders, paano kaya pumasa sila sa eligibility requirements? At nabigyan pa ng infrastructure projects na aabot sa halagang hihigit pa sa 6 billion pesos. So ano gagawin ng mga small companies na ito? Makikianib sila through joint venture. Pero hindi ba parang pinaiikutan talaga ang batas dito dahil ikaw na hindi ka qualified, ikaw ang bibigyan ng award. Tapos i-allow ka makipag-joint venture na mas may kakayanang magtapos na nasabing proyekto. Bakit hindi na lang yung mga qualified ang isama sa mga bidding? Para sigurado, reliable, at mapagkakatiwalaan ang mga kakontrata ng gobyerno. Hindi ba dapat ang pinipili ay yung may kakayanang tapusin ang malalaking proyekto at hindi aasa lamang sa subcon o sa joint venture? So kung ikaw ay B-licensed contractor, eh pwede ka naman sumali pero dapat ito ay naaayon lamang sa iyong kapasidad at siguraduhin na matatapos ito bago bigyan ng panibagong kontrata. Ang problema, kahit B-licensed, binibigyan ng sobra-sobrang proyekto tapos hindi matatapos. Nauunang bayaran, may mga advance payment, pero ano lang kasunod? So tumbay naman ang mga lugi rito, mas dumagsa pa ang pagbibigay ng proyekto kesa sa natapos na proyekto. So ano bang findings sa mga proyekto dito sa Davao? Taong 2018, ito ang nabunyag. Ayon sa PCIJ, may mga na-interview sila na dalawang senior government officials at apat na contractor na nagkwento patungkol sa procurement activity sa Davao. Binunyag nila na nagkakaroon ng backroom deals
para sa ilang kumpanya na nakakakuha ng mga kontrata kahit na walang kapasidad na kunin at tapusin ang mga proyekto. So dumadami nga infrastructure projects dahil nga may pondo at ito ay mga naibibigay lamang sa mga favored at incapable contractors. Kaya nga siguro marami rin ang nagtatanong kung ano na nga ba ang nangyari sa 51 billion pesos nitong si Pulong Duterte. Well, ibang usapan yan. Unahin na muna natin yung plunder case na isinampan nito si Senator Trillanes laban kay dating Pangulong Duterte at Senator Bongo.